Short review lang po tayo sa ating Yamaha Zero XT250 2019 model. Tignan po natin ng malapitan. Yung kanyang headlight po ay halogen bulb, 60 to 55 watts. Yan po. Kung mapapansin nyo po, hindi pa rin naiba yung kanyang headlight sa mga naunang modelo ng Zero. Yung rim po niya is 1821 pa rin. Tapos yung kanyang rear tire ay tubeless na po. Tignan po natin. Bridgestone po yung stock tire niya. Tapos yung kanyang sprocket is 1548 yung stock niya. 48 sa likod, tapos 15 sa harap. Yan po. Yung pinagkaiba din ng 2019 model sa previous model ay yung kanyang exhaust. Kasi may additional canister na para sa optimum air at fuel mixture. Yan po. Kaya kuung balak nyo pong palitan yung stock pipe ay mag-isip-isip po muna kayo. Yan po yung kanyang 250cc engine. Yung sa kanyang signal light ay pareho din po sa mga previous model. Ito pong kanyang handguard ay wala po, walang nakakabit. Nabili lang po ito tapos kinabit na. Tignan naman po natin yung kanyang panel gauge. Digital na po ito. Kahit naka-off po, meron po yung time niya. Nakikita po natin dyan. Naka-off po yan pero meron po yung time niya. Ito po yung kanyang digital panel gauge. Sa gabi po, maliwanag po ito. Kitang-kita po ito sa gabi. Nakikita yung kanyang mileage. Tapos pwede pong i-reset. Ipindot lang po itong mga... Yan po. I-select tapos i-reset na. Kung gusto nyong i-reset yung kanyang mileage. Pero yung mileage niya po hindi po ata nare-reset yun. Ito po yung switch niya. Tapos may kill switch din po, kill switch engine. Electric start lang po siya, wala po siyang kick start. Tapos ito po yung kanyang hazard light. May hazard light po ito. Yan po, high and low. Tapos ito po yung hazard. Try po nating i-switch. Yan. Tapos i-hazard po natin, switch po natin. Yan po. Yan yung kanyang harap ng headlight. Tignan din po natin yung kanyang rear light. Yan po, LED na po siya. Yan yung pinagkaiba ng 2019. Tapos ito pong carrier niya. Hindi po stock yan. Nilagay lang po yan. Yung handguard din po. Binili din po yan. Wala din po itong engine guard. Nabili lang din po ito tapos kinabit. Tignan po natin yung kanyang engine guard. Yan po. Tapos yung side niya. Patayin po muna natin. Dito naman po nakalagay ang kanyang tools. Dito po sa harap.
sa side. Hindi na po kailangan ng tools para tanggalin yung kanyang tornilyo. I-twist mo lang po. Yan. Tapos natanggal na. May lock po siya. Tingnan po natin yung kanyang tools. Baklasin lang po yung kanyang cover. Ito po. Yun. Nabaklas na po. Huwag na po nating tanggalin buo yung kanyang cover. Pwede din po kasing matanggal yung tools kahit hindi baklasin yung buong cover. Kasi mahirap pong baka masira yung kanyang lock. Ito po yung kanyang tools. Ito po. Nakalagay siya sa parang ziplock na block. Ito po yung kanyang stock na tools. Tignan po natin ng malapitan yung lagayan ng kanyang tools. Yan po. Maliit lang po siya. Tamang-tama lang po talaga dun sa tools lang. Ito naman po yung sinasabi kong lock niya. Hindi na po kailangan ng screw. Yan po. I-twist mo lang tapos maglalock na. Yan. Ito naman po yung kanyang upuan. May tatanggalin po tayo na tornilyo doon sa baba para matanggal yung kanyang upuan. Ito po yung isa. Yan, tapos yan. Dalawa po siya. Tatanggalin po natin yan. Tatanggalin po natin itong kanyang upuan para malinisan po yung sa loob niya, yung mga alikabok. Tanggalin lang po natin ito para makita natin yung kanyang loob. Ito po. Yung upuan po niya madumi kasi kasama na siya doon sa kwan, sa parang fender sa likod. Kaya ito natatalsikan po yan ng putik. Yan po. Yan po yung downsize ng 0250 2019. Kasi parang fender na din po yung kanyang upuan. Tanggalin po natin yung sa side fairings niya. Ito na po yung kanyang loob pag tinanggal yung upuan at saka yung fairings. Tingnan po natin yan po. Yan po yung kanyang air filter. Mga alikabok po yan. Lilinisan po natin yan. Ito po yung kanyang battery. Yan po. Yan, maraming alikabok po yan. Huwag po nating hayaan na may mga alikabok yan. Ito po, napasok din po ng kwan. Yung lupa dyan sa baba. Tumatalsik kasi yung putik dyan. Tapos dito po yung kanyang airbox. Yan po. Lilinisan po natin lahat yan.
Paglilinisan po natin yung kanyang upuan. Make sure na hindi po ito mababasa yung mga butas-butas niya. Kasi pag papasukin niyan ng tubig, mahirap pong matuyo. Kaya punas-punas lang po, iwasan po natin na pasukin ng tubig yung mga butas niya. Ganyan lang po. Ito na po yung kanyang loob. Yan po yung ating nilinisan. Tinanggal po natin yung mga putik-putik. Importante po yung nasa air filter niya. Dito po. Dapat wala po. Dapat malinis po dito. Tinanggal po natin lahat yung mga namuong putik. Pati sa baba. Pati po sa mga wirings niya sa side. Yan po, nilinisan na din po natin. Huwag po nating hayaan may stuck yung mga alikabok at putik sa loob. Ibalik na po natin yung mga side cover niya. Ito naman po yung kanyang safety feature ng ating Zero 2019. Papakita ko po pag naka side stand po siya, aanda rin po natin. Yan, pag naka side stand po siya, nakalimutan natin na naka side stand, tapos mag kakampyo na po tayo, kusang mamamatay po siya. Kasi nakalimutan po natin yung side stand. Yan po, ito po yung isang safety feature ng Zero 2019. Kusa po siyang mamamatay pag naka side stand. Try na po natin itas yung kanyang side stand. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.